Hey guys, from Gumaka, Quezon, welcome to Mama's Voice. In this program, we will meet priests from around the globe. We will discuss interesting features of their lives, from their humble beginnings, their calling, the churches, and more. Hey guys! In this episode, we are with Most Reverend Victor Ocampo of the Diocese of Gumaka and also a Kapampangan Bishop. Let us get to know more about him up close and personal here on Mama's Voice, Mama Mary's Voice. Hello po, Bishop. Thank you very much po for allowing us to interview you po. Let us begin our interview po with a prayer. Prayer po. Yes. I like to begin activities with prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ama pagmahal, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataong ito na bahagi pa rin ng pagtupad ng aming misyon. Ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan at aming inihingi ang Espiritu Santo na maggabay sa aming pagsasalita upang lahat ng mga pag-uusapan ay magmumula sa inspirasyon ng Espiritu Santo na merong layunin makaakit sa mga nakikinig, maring magpare, magmadre o maging aktibo. Lumahok sa gawain ng simbahan na sa pamamagitan ng pagiging saksi sa kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Anumang kalagayan na matagpuan ang kanilang sarili, may asawa, single, o sa kanilang trabaho. Ito ay aming inihingi sa pamamagitan ni Jesus na nagahari kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Po. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Once again po, thank you very much po for allowing us po to interview you, Bishop. Ano po? First of all po, would you like to share any personal information po regarding you? Sa ko po ay sinilang sa Angeles, pitong magkapatid kami, pangalawa ako. Ha? Meron po akong kuya at meron dalawang sumunod na babae, tapos ang lalaki, isang babae at isang bunsong lalaki na natapat naman na ito ay inalagaan ng aming tiyahin na kapitbahay sapagkat wala silang anak. At yung kapitbahay namin ngayon, siya ang aking ninong sa kumpil at siya ang nagpaaral sa akin sa seminaryo. Straight from Mother of Good Counsel Seminary, first year high school, hanggang sa magtapos sa San Jose Seminary. Kaya yan po ay na isang biyaya ng Diyos na merong nag-alaga sa amin at sa akin, ginabayan ako sa bokasyon na ito. Kaming mag-anak ay lagi kong kinikwento ang sa pag-inspirasyon sa debosyon sa Mahal na Birhen. Kami ay nahubog sa pagmamahal sa Mahal na Birhen. Dahil yung pong parokya namin ay Holy Rosary Parish. Doon kami ay... Dato si Angeles City po. No? Angeles City. Kami ay sisimba doon. Pero itong sinasabing Children of Mary, or Sons of Mary, yan ay aking naisip sapagkat bata pa kami doon sa tahanan namin sa bahay sa Jesus Street, alas 6 ng gabi o alas 7, kami ay nagdadasal ng Santo Rosario sa Kapampangan. Ang larawan ay Mother of Perpetual Help.
nakasabit doon sa dingding at kami ay nakaluhod doon sa tapat nito. Yung Mother of Perpetual Help na picture, ito ay maliit lamang pero natatandaan ko meron siyang dalawang bombilya sa corner sa left and right, sa baba ng Mother of Perpetual Help. At nung naitanong ko si nanay saan niya galing ito, ay very mysterious, ano? Dahil si nanay ay tindera ng kanyang kapatid na si Masalod. Ayun eh, si Masalod, ang kapatid niya na nagpaaral sa akin na, sa buo na pag-aaral sa seminaryo. Eh, sabi ni nanay, inuutusan siya na kumuha ng paninda doon sa isang inchik na dahil ang tinda nila ay mga damit, mga iba-ibang tela, dry goods, ano? Doon sa public market. At tuwing kukuha daw siya ng damit doon, yung paninda, eh dadaan siya doon sa section ng religious articles. Meron siyang nagustuhan yung Mother of Perpetual Help na picture. Pero hindi niya mabili. Wala siyang pera. Yung halaga ay 1 peso. Wow. Mga panahon na yan. Mga 1940s. 1 peso lang. Hindi niya mabili. Pero titingin lang siya doon. Sabi, nagdadasal siya. Dumating yung panahon ay siya ay kinasal. Si tatay ay sweepstakes vendor, di ba? Yung mga nagtitinda ng Manuel Uy Antatak. Ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi sa mga advertisements sa radio. Nadidinig ko yun. Si tatay ay nakatira sa Manila, Santa Cruz. Kaya yung kanyang pagtitinda ng ticket ay sa iba't pang iba't ibang bayan. Hindi doon sa lugar lang sa Quiapo o Santa Cruz. Pumupunta siya sa mga Pampanga, siya ang panganay sa magkapatid. Kaya tinaaral yung kanyang mga kapatid niya. Kaya nag-asawa siya, 36. When we return, we will still be with Bishop Vic. Stay tuned on Mama's Voice, Mama Mary's Voice. You are still watching Mama's Voice, Mama Mary's Voice. Please like and share our social media accounts to know more about our Mama's Voice. Back on our interview with Bishop Vic. Yung si nanay ay 30 years old. Advanced na sila sa edad. Maaring dahil sa pagtitinda niya ng ticket, nakita niya si nanay doon sa tindahan. Kaya si nanay ay kinasal at saka si tatay 1949. Kinasal sila May 14. May mga gifts sila. May mga gifts na tinanggap. At isa sa mga regalo ay ikinagulat niya dahil yun ay ang tinitignan niyang perpetual health. Wow. Doon sa tindahan. Kasi yung daw may-ari ng tindahan na nabalitaan, ano ang ibibigay? Sabi ng mga nagtitinda, yun. Laging tinitignan na yung larawan na. Kaya yun ay very memorable po sentro sa amin sa buhay. And because of that po, Bishop, parang doon po sa image na yon,
naging malapit, yes, malapit sa kay Mama Mary, ha? Mm-hmm. At sa kaya yan ay pinapangalagahan ko yung Holy Rosary. Kapag din na, nandyan po yung image na. Di yung bahay namin, kahoy, ay inanay na. Mm-hmm. Nasama daw sa inanay. Mm-hmm. Oh, si nanay at saka anay, nagsama sila. Pero Bishop, since you were a child po, pinangarap nyo na po bang maging priest or may iba pa po kayong may intervention na. Mm-hmm. Yung mga intervention grace, ah. Mm-hmm. Di yung vocation nagsimula, inisip ko doon sa Holy Rosary. Yes, yung love for God, ah, through Mary, ah. Di dahil nag-aral kami sa Holy Family Academy, mga Benedictine sisters ay hinubog kami sa pananampalataya. Kaya meron kaming First Communion. Yung First Communion ay February 18, 1961. Yung grade 3 ako, First Communion. Tapos yung aming klase, nag-decide kami mag-second communion. Mm-hmm. Yung ibig sabihin, sama-sama ulitin namin yung na-enjoy na first communion, parang ulitin. Pero every Sunday, nagsisimba kami as school mass, 8 o'clock sa Holy Family. Noong nataon na March 4, yung Second Communion, Sabado, March 4. At kaming magkaklase ay nag-First Communion, 6 o'clock ng umaga, yung Second Mass ng Angeles. Noong Sunday, School Mass. Mm-hmm. Nag 8 o'clock, nagsimba rin kami muli. Tapos nung gabi ng March 5, Sunday, sabi ni nanay, magsimba ka bukas. Bakit po? Birthday mo, sabi niya. Mm-hmm. Magpasalamat ka kay Lord, kahit na walang handa. Yun ang laging sinasabi ni nanay. Walang handa, magsimba lang tayo pag may okasyon sa amin. Nagsimba nga ako 5:30 ng umaga. Yung mga pare noon nakatalikod, sa mga nagsisimba. Di Latin Mass po. Latin Mass. Pag tumayo yung mga tao, tayo din. Pag luhod. Yan lang naman ang practice noon. Walang naintindihan. Basta alam mo, merong pagsamba. Mm-hmm. Kaharap mo si ang Diyos. Di nasa divine na place ka sa simbahan. Kaya yun eh, habang nag-communion ako, di pag-upo ko doon sa communion, bigla na lang may realization, na pero ang tawag doon eh, may sinabi si Lord. Mm-hmm. Parang sa and the word came unto him, and the Lord spoke to him. Mm-hmm. Ganyan na. Yan ang aking looking back. Kasi sabi ni Lord, ikaw ay nakapag-communion consecutive 3 days, March 4, March 5, March 6, birthday mo. Bakit hindi mo ituloy araw-araw? Huh? Yan ay message ni Lord. Kaya pag uwi ko sa bahay, nakakain na yung aking kapatid. Papasok na. Ako naman may special fried egg na niluto ni nanay. At nang ilalagay niya sa mesa, tinanong ko siya, di ba mabuti na ako ay magsimba araw-araw? Sabi niya, nagulat siya.
Balo mo, iyan ang pinakamasanting mong sinabi kanako. Iyan ang pinakamagandang sinabi mo sa akin. Mm-hmm. At saka yung iyong ninong, yung sa kumpil, yan nga yung nasa kapitbahay namin. Ayan, nagsisimba araw-araw at siya ay mayaman. Edi, nagustuhan ko yung sinabing mayaman, na nagsisimba, mayaman. Eh, dahil nga yung simple life kami. Yan ang inisip ko, magsimba araw-araw. Kaya, grade 3, nagsimba na ako araw-araw sa Angeles. At nang summer, yung tapos na yung aral, nagsisimba pa rin ako. Nakita ko ni Father Samson. Mm-hmm. Ha? Tinanong ako, bakit sisimba ka, Aldoldo? Mm-hmm. Ha? Bakit ka nagsisimba araw-araw? Ha? Di ako makasagot. Okay. Nahihiya akong sabihin, gusto kong yumaman. Di, balik ka mamaya nga. Magbalik ka nga, getang hall. Nga, yes, balik ka mamaya. Eh, nung bumalik ako doon, ng alas 8, yung pala, altar boy siya. Mm. Nasama na ako sa altar boy. Tapos si Father Samson ay inalagaan kami. 6 years siya doon sa Angeles. Every year, 10 ang pinapasok niya sa seminaryo. Mm-hmm. Sabi ni Father Samson, later on, sabi niya, 60 ang aking pinasok sa seminaryo. 2 lang ang natapos, sabi niya. Ako, at saka si Bishop Tom Yalung. 2 kaming nakatapos. Mm-hmm. Pinagpala naman. Yes, na maglingkod sa Panginoon. Mm-hmm. Yan ang simula ng vocation. Mm-hmm. Mahaba, no? Yes. How many years have you been in the ministry, Paul Bishop? Since 1977. Mm-hmm. Ayaw ko nang bilangin. 77 ako na-ordained. When we return, we will still be with Bishop Vic. All this and more on Mama's Boys, Mama Mary's Boys. Welcome back on Mama's Boys, Mama Mary's Boys. Don't forget to like and share our social media accounts to know more about our Mama's Boys. Back on our interview with Bishop Vic. Pero along your way po, Bishop, hindi po kayo na parang... Regency? Apo. Sa seminaryo. Dalawang isip po or medyo pahinga muna, ganun. Mga 1976, third year ako, na-discover ko na malaki ang utang ni nanay na sa palengke na nasunog. Yung 1966 nasunog at nag-accumulate yung kanyang utang. Minisip ko na makatulong muna sa kanya. Nung naisip kong lalabas, nasabi ko sa nanay, sabi niya, wag na, pabore mo rin utang nga. At saka yung natakot ako sa isang larawan, ano? Kasi maganda yung ginawa ni Father Samson. Nung bago ako pumasok sa seminaryo, inipon niya ang aming mga kamag-anak. Uh-huh. Na? At tinanong, ito ang kailangan, parang prospectus. Yes. Sino ang sponsor nito? Polo, sapato, sa pantalon, na? Di underwear. Mga nasa blackboard na sinulat. Di yung mga kamag-anak nag-volunteer. Mm-hmm. Sino sa board and lodging? Mm-hmm. Pinakamalaki. Yes po. 50 pesos per month. Di yung aming kapitbahay, Chahin. Yun ay
nung dumating sa akin yon, nung ako ay nag-isip na umalis, eh lahat ng mga nagdo-donate laging nagtatanong, kailan ka matatapos? Naiinip sila, ah. Excited po sila. Baka naman sabi ko, pag lumabas ako eh, babawiin nila ang lahat ng binigay. Oo nga, sabi ko. Di, tumuloy na sa pag-aaral sa seminaryo. Kaya may mga grace, ano, yung mga realization, parang hostage, ano? Yes, hostage ka ng mga donors na yan. Eh. Nakatulong din, yan ang gusto ni Lord. Kaya tuloy-tuloy. Nagtuloy-tuloy. Pero, you said a while ago po, Bishop, na nag-graduate po kayo sa San Jose Seminary po. Ano, how come po na hindi kayo nag-religious order po because you are exposed with the Jesuits ano? Time. Oh, bakit pinili nyo pa rin po na maging diocesan? Yung diocesan sapagkat hindi ko hilig mag-aral. Ha? Uh-huh. Kaya nung lumipat ako sa Bataan, first to be ordained ako kay Bishop Guevara. Mm-hmm. Sabi, eh, huwag niyo akong paaralin. Gusto ko pastoral, ha? Parishioners, ha? Sa parokya lang. Ha? Mm-hmm. Pumayag siya. Mm-hmm. Kasi lilipat ako eh. Mm-hmm. Ako yung first niya na ordained sa Bataan. Ha? Mm-hmm. Kaya tuwan-tuwa siya. May panganay, sabi niya. Mm-hmm. Sa kanyang campaign, ha? Yes. Lumipat sa Bataan. Mm-hmm. What were your other previous assignments? Assignments po. The parish priest, yung mga charismatic, yes, sa El Shaddai, 1983, gusto ko maraming involvement eh. Yes. Tapos Biblical Apostolate, 1985. Tapos yung mga naging chancellor ako, mm-hmm, kay Bishop Sok, si Father Sok, mm-hmm, 2008 inassign akong chancellor dahil yung pinalitan niya yung si isang younger priest, ha. Mm-hmm. Ako, napakahirap, ayaw kong sumama doon eh. Pero yung umayon, sige na, sabi sa akin, 2009. Nalaman ko yung mga sa Curia, yung mga documents, yes, documentation. Nakatulong sa akin sa as chancellor nung umalis si Bishop Sok, Archbishop. Ako ang piniling administrator, mm-hmm, ng diocese. Parish priest ako, tapos chancellor. Malaking trabaho, pero pinilit kong gawin. Ayun pala, may parang background yun doon sa pag-nomination sa akin. Parang preparation. In a way, preparation na rin po. Pala siyang iniisip na. Yun ang obedience na tinanggap ko, karoon na ng pagkakataon na gawin. Para mayroong malalaman sa opisina. What's your most memorable experience po, Bishop, as a priest po? Yung first anniversary ko, mm-hmm, sa Balanga, ang celebration, nung nag-offer si nanay nandoon, mm-hmm, napaiyak ako, ha, mm-hmm, kay nanay, niyakap ko, ha. Sabi niya, yan ang iyong krus, ha. Mm-hmm. Pasanin mo ang iyong krus hanggang huli. Yan ay isang magandang message, ha, mm-hmm, na tinandaan ko, krus ng buhay. Ha. Mm-hmm. Kailangan papasanin natin. Ha. Mm-hmm. Yung mga as parish priest, natutuwa naman yung mga tao, gusto ko silang paglingkuran,
Pero meron akong katangian na yung matipid. Na? Hindi ko ginagamit yung pera para magpasaya ng mga tao, maghanda. Sa piyesta, maghahanda. Pero pag birthday ko, wala naman akong pera, ayaw kong gamitin yung pondo. Kaya nakilala nila ako, hindi gumagastos, kaya sila yung naghahanda. Sila yung naghahanda, darating sila, may baon sila para kainin. Pero nakuhan ko naman yung pondo ng simbahan, yung church fund, ay intact. Intact yung God. Yan ang mga kakilala nila sa akin, hindi gumagastos, ano yung kuan. Allowance lang naman noon sa mga pari. Ano. Tune in on the next part of our interview with Most Reverend Victor Ocampo. We would like to thank the following. There you have it, guys. Thank you for joining us in this episode of Mama's Voice. Hope to see you in our future episode. This has been your host, Karen Dane. Jamataraishune!